Kaya kilalanin nga natin itong mga kada squad niya. Makari mag-uwi ng pasalu. Unahin natin si John. John, galing ako. Makati po. Oh, yes. Ang magandang ginagawa ni Tante John. Employee po. Ano yung trabaho? Building maintenance. Ano pong minimaintain nyo? Yung building? Tawag building. Meron po, dalawa. Pagkutingin mo na sila. Binabati ko po yung aking pangalan na si Bia Gardose at si Jana Marie, Mr. Joseph. Hindi na magpaling anak lang. Dapat pati-asawa. Ay, yung wifey ko pala. Wifey! Garas yan. Parang nakalimutan yung wifey ko. Kailangan magmanalo ka dito sa atin yan para may pasalubuan tayo. Oh, si Kapin ko. Josephine de la Cruz ng Visita Makati. Opo, apat na lalaki po. Masaya po, opo. O meron din po, guwapong aking apong si Lucas. Hello, Lucas. Lalaki pa rin po. Opo, puro po kami lalaki. Nag-iisa lang po akong babae sa pamilya. Wow, spoiled po kayo, Mami. Opo. Spoiled pa spoiled kayo. Ay, pinagsisilbihan po. Pinagpupunas ng pawis pag pagdang nalang. Ibang klase, pag may apat, napat na anak na lalaki. Opo. Minsan po, pero nasunod naman po. Okay. Ako pala si Julius Lamigit po. Taga Makati din po. Makati. Ano naman po ginagawa natin sa buhay? Driver po. Lalo driver po. Driver. Sasakyan po. Pagbuli na lang sumilo ngayon si Daddy Jewel, saksakan ng lakas daw ng kulay. Kinansila na nga yung pasok ng certain classes sa Makati. Ano po yung mga challenges pag kinakaharap ng rider? Minsan po, di maiwasan traffic. Tsaka pag umuulan, yung bak. Late nyo po na di-deliver? Opo, minsan tinatawagan na rin ng customer, bak, ang tagal. Meron na po ba kayo na pag-deliver at tapos yung yung post, wala naman po. Kasi pag medyo maliit kami, hinihin ko lang yung post. Minsan po ba meron kayong customer na si medyo matawag? Minsan po marami. Oh, yun. Sabay pa naman tayo. Pasensya na po. Pero pag gano'n talaga, pasensya na po talaga sa mga rider. Dito talaga namin sinasamba. Maraming salamat po sa pag-iintindi ninyo. Thank you po. Next po, si Nanay Jenny. Okay, ba po? Sa Kalayaan, Makati. Ano po pinagawa natin sa po akong housewife. Proud housewife. Ano po ang specialty niya sa kitchen? Ano po? Tsaka lain. Ano po yung iba do? Yung ilokan po yun. Or tsaka atay. Parang sisi? Hindi po. Parang minudo siya na wala ng minudo mo lang ito. Ngayon po. Alam nyo. Alam nyo ate. Hindi kasi talaga namin may kanya. Dahil di namin alam mo na hindi nagpapanila. Hindi po. Ilocano po ba kayo? Hindi po. Wala lang. Mahilig na kayo sa Ilocano din. Hindi na lang. Kasi ko lang yun. Natutunan ko lang po yung isa dito. Okay. Thank you po, Jenny. And antay po namin ang higa doon sa sana. Tandaan ang una po makakapagbigay ng tatlong tamang sagot ang tatanghalin dinner natin ngayong araw at makakatanggap na Pina Soap Gipsa. Nakatanggal din daw si Pimple. Sabi ni Daddy John sa inyo yan. Perfect na. Okay.
Yes! Kaya kung ready na po kayo, eto na, simulan na natin ang Papagessing! Ang unang papagessing po natin ay English. Makikita nyo yan dito, may 7 letters yan. English agad? Oo. May A, second to the last letter. Ito po ay liquid. Ginagamit na condiment, preservative, at flavor enhancer. Biligar po. Maasim! Paano po ba ang maasim, Tracy? Maasim kilig. Ano po ang favorite? Ano sa dish na may nanilatagyan ito. Paksil na bangus. Yes! Ang sarap! Sounds like beggar. Vinegar is correct! Alam niyo ba that vinegar can be used as a natural fabric softener? Imbis na kung gumamit ng chemical-filled fabric softeners, mag-add na lang po kayo ng splash ng vinegar o suka sa inyong labada habang nagbabanlaw kayo to help soften fabrics. Makatulong din po ang suka sa pagtanggal ng soap residue kaya naman feeling fresh ang inyong skin. Baka hindi na sa inside. Try na. Suka at kalamansi po. O kaya yun. Opo. Tapos hindi mga amoy sa hindi po. Nakakaalis nga po ng amoy yung suka. So, habang binabanlawan, nalagyan ng suka yung tubig. Opo. Opo. Pero marami po. Kunti lang naman po. Splash lang po. At dahil dyan, 1 point na! Matatagpuan sa Maynila. Yes, so, that is go! Agot, hula. Hula. Ermita. Ermita is... Luneta. Luneta. Luneta ba yung kinatawag na bagong bayan ko? At kilala rin bilang Rizal Park, Luneta is correct! 1 point, Jenny. Alam niyo ba mga kata, ang Rizal Monument na nakikita ko sa Luneta ang kami sa isang rebulto sa buong bansa na may honor guards. Ang Rizal Monument ay binabantayan ng Philippine Marine Corps, Marine Security and Escort Group 24. Sayang lang may photo mo. Parang sa Britanya, mayroong changing of the guards. Anong oras ang changing of the guards doon, Kurt? Last time, 6 p.m. 6 p.m. Oo, 6 p.m. Pagi, last time na lang. Dapat pinikil po ng ginong picture yun. Bakit sa Inglaterra lang ginagawa yun? Parang meron naman. May mga ilan nila. Dapat i-highlight din natin sa marketing din yun. Ganun din naman lang iyayari. Same lang. Dapat meron silang ano, magandang head. Anyway, Mami Jo, 1 point kay Jenny. Ang sino mga dahil ayaw na kayo. Okay, haamon na daw sila sa Pampagessing word number 3. So, ito po yung English. 9 letters po ito. May left rang A. Sa huli. Ito po yung hayop. Cute. At maliit. Maliit pero haba ng pangalan. Isang uri ng aso. Yan, Jenny. Juwawa po.
sounds like kawawa. Chihuahua is correct! Oh, Chihuahua. Ang small Chihuahua ay may sugat lang na 3.59 inches long. Grabe! Alam niyo mga Chihuahua ang tatawa? Dollar movie. Wow! Oh, diba? Bird kaming chihuahua, tapos pag may dumaan na malaking dog dun sa harap ng bahay namin.